katulad ni Gloria. Isipin mo ito, ha. Makinig kayo na mabuti. Sinong taong nasa tamang kaisipan na yung demanda ngayon ni Gloria, isasabihin nilang dahil lang para sa bayan? Gunggong ba kayo? Ngayon yung ilalabas yan? Ilang presidente na dumaan? Ngayon yung ilalabas? Yung kaso niya noong panahon siya ay presidente pa? That's politics. Pagbalibaligtarin man natin, politikang politika, ginigipit na si Gloria. Si Vice President Sara Duterte, tinanggalan ng mga budget pareho ng kanyang hinahawakan na departamento. Sa akin, okay nga lang kung sabihin nila, o sige, tanggalan natin yung DepEd. Pero yung Office of the Vice President, tatanggalan po ng confidential funds. Paaring bawasan, okay. To justify, mabawasan. Pero yung totaling i-zero mo, abay, malaking katarantaduhan yun. At tanda natin, ang takbuhan dyan sa Kamara, kahit itanong nyo sa lahat ng congressman, pag walang basbas ni Speaker, hindi gagalaw yan. Kaya pinag-aagawan niya yung speakership eh. Pero pag binasbasan ni Speaker, ang gagalaw yan. Akala natin, galaw lang ng makatae black yung pangbaharang sa confidential fund ni BP Sara. Hindi. Meron palang tagadaldal lang sila, tagasatsat lang sila. Sa madaling salita, itong administrasyon na ito, gumamit ng makatae black. Ginamit etong mga makakaliwa. Tapos dumaldal sila, tapos sa bandang likod, pinirmahan ng mga kaalyado na administrasyon na to na hubaran ng confidential fund si BP Sara Duterte. Alam nyo, you just started a fire that you cannot stop. English yun, ha? Pinaghirapan ko yun. Kung mali, bahala na kayo mag-correct. Importante na intindihan nyo. Sinimulan nyo ang isang apoy na hindi matitigil. Apoy sa damuhan. Mahirap itigil yan. Parang ano yun, ha? Pambibamax yun. Apoy sa damuhan. Totoo naman, di ba? Isipin nyo. Ito, dahil dyan, syempre, yung alam nilang kapanalig ni Inday Sara ay kinasuhan na rin. Kinasuhan daw sa ombudsman si Gloria Arroyo sa kasong katiwalian sa ombudsman. Diyos ko po. Inakwit na nga. Inano na nga yan eh. Inano na ni PRRD, di ba? Tawag dyan, binigyan na ng presidential pardon. Tapos dinidemanda na naman nila si Aling Maliit. Nung nakaraan, tinanggal nila si Aling Maliit ng walang kamalay-malay. Oh, dahil traitor daw. Ngayon, kunyari, pabeso-beso sila, kamay-kamay, bless-bless pa sa kanya. Parang Judas talaga eh, no? Nagbe-bless-bless pa sa kanya, tapos boom, biglang may kaso sa ombudsman. Tingnan nyo ha, sunod-sunod dyan. Inday, Gloria, Panateros. Ayan na yan, doon na tayo papunta mga bossing. Doon na tayo talaga papunta. Wala na tayong magagawa. Ito eh. Ito yung pinili natin eh. Oh. Ngayon, sa patong-patong na kaso ng katiwalian si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ombudsman. Ang reklamo, kaugnay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng malampaya na ginastos daw sa ibang proyekto ng dating Pangulo. Nasa frontline ng... Dinidemanda siya. Tinanin nyo ha, ang style ha. Noong umalis si Gloria sa Malacanang after 9 years, ipinakulong siya ni Pinoy. Or kinasuhan siya under the administration of Pinoy. And yun nga, naka-neck brace siya for how many years? For I think the whole 6 years ni Pinoy, siya ay naka-hospital arrest. So bakit hindi nyo pa tinodo nun yung kaso sa kanya? So ngayon, patay na si Pinoy, naging presidente si PRD kasi naging kaugalian na ng mga presidente na to go after yung previous president. Laging ganun eh. Tapos isisi lahat sa previous president. Ganun ang galawan ng mga dilaw.
O kasi nung galawan ni Pinoy, lahat sinisisi kay Gloria. Nung nakaupo si PRD, wala siyang sinisi kay Pinoy. Wala. Ni hindi niya hinabol si Pinoy sa 44 nga eh. Dapat pwedeng habulin ni Pinoy yun. Kaya lang hindi niya hinabol kasi nga ayaw niya na yung ganong klase ng politika na sa tuwi na lang matatapos yung presidente, yung bagong presidente, bago magtrabaho, ipinakukulong muna yung pinalitan niyang presidente. Yun ang problema. O ngayon, o natapos na si PRRD, ang ginawa ni PRRD, pinawalang sala niya ito. At naging congresswoman niya, naging house speaker pa. Ngayon, sa panahon ni Marcos, nagtataka ako at nakatulong ito sa kanyang kandidatura. Itong mga to, yung mga kasama niya sa kanyang mga economic travel, di umano. O, pero bakit biglang bang, kinasuhan siya sa ombudsman nung mga di umano pag-dispalko niya ng budget noong pang panahon niya. So that was what? 12 years ago? 12 years? Or 9 years ago? Ang tagal na noon. Eh, may kaso na siya noon ah. Ba't hindi pa doon noon inano yan? Idinagdag yan. Oh, so nakikita natin talaga ibang mga galawan ngayon. In aid of 2025 and 2028 election, ito na ang galawan ngayon. Hindi na po sila nagtatrabaho, hindi na sila nagseservisyo para sa mga bumoto sa kanila. Ang ginagawa na lang po nila is to secure their political careers until thy kingdom come. Which is the saddest part because Filipinos deserve yung katulad ng ano serbisyo na ibinigay nung nakaraang administrasyon. Paano naman lang bago kayo magpolitikahan at magtirahan diyan, maghilaan pababa at magpakulong ang demandahan, sana tugunan niyo muna yung mga pangangailangan ng mga tao sa una, sa trabaho, sa pabilihin, o sa food security, sa safety at security ng ating mga kababayan. Andy Pyong, nako, thank you very much sa iyo dyan sa Japan. Mabuhay ka, palakpakan. Salamat sa iyong pag-support sa ating channel at pambayad natin yan kay Attorney Topacio. Hindi ko pa alam sino bugad natin na kung si Topacio ba o si Libayan, pero para mas gusto ko si Libayan eh. Ayun po ang mga problema. Saksakan, nagsasaksakan na sila patalikod. Sabi nga dito ni Kenneth TV, nagsasaksakan na sila patalikod. Pero yung mga tao, hindi pa nila napagsiservisyohan. Kawawa naman ang mga bumoto sa inyo, mga boss. Balitang yan, si Marian Enriquez. Mahigit isang dekada na mula nang matapos ang termino ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pero nito lang, September 28, muling naungkat ang pagkakasangkot niya sa maling paggasta umano sa pondo ng malampaya. Nag-ugat ito sa reklamong graft at malversation na isinampa ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR at boses ng Consumer Alliance sa Ombudsman. Pinagbasihan nila sa reklamo ang Special Audit Report ng COA kung saan lumabas umano na mahigit 38.8 billion pesos ng kita na ni-remit ng malampaya sa gobyerno mula 2002 ang itinuturing na Ayan, dapat ganyan, demanda. Dapat ganyan, sampaan na agad ng demanda kung may nakikita kayong pag-dispalko. Again ha, if this is indeed ninakaw na budget, 173 billion. Kung totoong ninakaw yan, abay dapat maibalik yung break, yung neck brace niya ni Gloria. Dapat makulong talaga yan. Ang laking pera nito, mga bossing, kung totoo yan. Ha? Kasi tingnan nyo ha, sinampan na po sa ombudsman. Ibig sabihin may mga ebidensya sila. O kaya kailangan ito, labanan ni Gloria kung talagang totoong siya ay walang kasalanan dyan. Baka mamaya mabalik na naman siya sa ano niyan na Viluna Hospital ah. Proper disbursement. Ilan sa pinaglaanan daw ng pondo ang Department of Health, Defense, DILG at maging Department of Finance.
Sa ilalim ng Presidential Decree No. 910 o Energy Development Fund, maaari lamang gamitin sa energy-related projects ang Malampaya Fund. Bagay na malinaw na hindi raw sinunod ni Arroyo dahil pinilit pa rin niyang gamitin ang pondo ng Malampaya sa ibang proyekto. Sinusubukan pa rin naming kuhanan ng payo. So wala pa rin pa, katulad ni Inday Sara, wala pa rin... Wala pa rin pahayag itong si Gloria makapaglaro niyo. Okay, kaya ikaw ano, Madam Inday Sara, sumagot ka ha? Napapalibutan ka kasi ng mga kurakot eh. Napapalibutan ka ng may mga kaso dati. Kaya mag-ingat-ingat ka, Madam Inday. Naku, kasama mo lulubog yan. Oh, grabe. At ito, oh, syempre.